Hello guys, sa video pong ito, pag-uusapan po natin ang 1 peso coin na year 2004 at ito nga po ay rare coin na sa panahon ngayon. Bakit ko nga po ba siya nasabing rare? Atin pong alamin yan pagkatapos ng maikling intro. Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Good morning mga kabarya. Welcome back po sa aking YouTube channel. At sa video pong ito, atin pong tatalakayin ang 1 peso coin na year 2004. At rare na nga po siya sa panahon ngayon. Kasi po, wala po siyang record sa numista. At bakit ko nga po ba siya nasabing walang record sa numista? Kasi po, ang peso ko pong ito ay itinatabi ko talaga. At sa tagal ko na pong collector, 1 year mahigit, ay wala pa pong record talaga sa numista ito. Pero ang common coin na 2004 po, yun po ang may record sa numista. Pero ito po ay rare. Paano ko nga po ba nasabing rare ang baryang ito? Kung titingnan nyo po sa kanyang harapan, ay halos wala naman pong pinagkaiba sa common coin. Ang Republika ng Pilipinas, ang imahe ni Jose Rizal, ang denomination, 1 peso, at pangalan niya, at ang year, halos parehas lang naman po sa ating rare coin at common coin. Pero bakit ko nga po ba siya nasabing rare? Kasi po, pag pinagbaligtad ko po yan, baliwala po akong example kasi ng common coin. Kaya parehas rare po ito. At bagong kita ko lang po kahapon, nadagdagan na siya 2 piraso na. Nagtataka rin po kasi ako kung bakit ito ay walang record sa numista. Bakit ko nga po ba nasabi yun? Kasi kung titingnan nyo po sa likod niya, makikita nyo po ay cross type po siya. Kapag ang isang barya po ay cross ang kabilang side, ibig sabihin po nun, ang tawag dun ay mint pros. Kapag pros type po harap at likod ng barya, ibig sabihin po frosted die po siya. Pero ito pong hawak natin ay mint pros lamang. Ibig sabihin, isang side lang po ang frosted. Kaya ako po nasabing mint pros. Ngayon po, kung titingnan nyo po dyan, sa baryang yan, 2004, makikita nyo po na may kakaiba siyang kinang at para po siyang nag-yelo. Kitang kita guys, oh. Para siyang may ice at nababad sa malamig. Parehas po yan. Yung isa po niyan nakita ko po last year. Itong pangalawa po kahapon lang po nakita, kaya po tinalakay po natin sa ating video ngayon. At kung mapapansin nyo po, pag pinag-compare nyo po yung year 2003 frosted die, ay kaparehas na kaparehas po nitong likodan nito na year 2004. Kaya ako po nasabing rare coin ito at wala pang record nga po sa ating numista. 2004 po yan pareho. Ayan po. Napakaganda po niya. Frosted po. Sumpa po natin. Ayan. Kitang kita kagad na may kinang. May kakaibang kinang sa baryang ito. At ito nga po ay rare na sa panahon ngayon. At ang value naman po niya, hindi ko pa po masabi ang value niya sa ngayon. Kasi po, hindi pa naman po lahat ng collector ay naghahanap nito. Pero nagtatabi na po sila ng mga ganito. Kumbaga, tinuturo ko lang po sa inyo kung ano yung mga dapat nyong isang tabi na barya. Kung sakaling ma-demonetize na ito. At pwede po itong tumaas ang value pagkalipas ng ilang mga taon. At yun lamang po guys. Sana po may natutunan po tayong bagong info sa aking video. Sana po nakatulong sa mga bagong kolektor katulad ko. At syempre, bago ko po makalimutan, nagpapasalamat po ako sa mga kapatid nating kolektor, lalong-lalo na po sa OFW,
buyer and seller ng coins at kahit hindi po kolektor, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel. At kung meron po kayong mga katanungan, comment lang po kayo sa ibaba. At kung gusto nyo po magpa-shoutout, comment lang din po kayo sa ibaba. At kung may mga gusto po kayong ipatalakay sa ating susunod na video, comment lang din po kayo sa ibaba. Subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!